Good morning, everyone. Today is Thursday, July 4, 2024. It's 4th of July, Independence Day ngayon ng US. So, happy 4th of July sa ating mga kababayan sa US at dito sa mga nandito sa Pilipinas na mga US citizen. Ayan. So, enjoy your day today. It's your Independence Day. Ayan. So, ayan. Kababalik na natin from Cebu. Sa mga nakapanood ng ating tour sa Sirao Garden. Ay, grabe. Grabe talaga sa Sirao Garden. Ang gaganda. Ikwento ko lang ang aking experience sa Cebu ha, kasi mabilis lang. Nag-tour kami doon ng day tour lang. Pero bongga yung mga napuntahan namin ng mga lugar. Halos na-cover namin yung doon sa city tour. Yung mga inakit namin ng mga bundok. Na-amaze ako sa mga halaman, mga moms. Nasa gilid lang ng bundok. Yung mga mahal na mga caladium sa atin noon. Andun lang sila. Ingit na ingit ako. Tapos yung mga, ang marami pa doon yung mga variegated banana. Yan, speak of variegated banana, nag-deliver to ng banana kanina, taga-taga po. Thank you ma'am sa pagbili. And sa mga bagong dating sa ating channel, welcome, welcome. This is Jing Magnus Garden. My name is Jing. And sa mga subscribers na natin, maraming maraming salamat sa pag-support. So, I'm going back doon sa Cebu. Makapag-swegue lang. Ayun, doon sa Sirao Garden, ang ganda-ganda ng mga collections of plants nila doon. Tsaka ang ganda ng area na yon, ang ganda ng lugar na yon. Lahat Instagrammable. Parang lahat ng area pwede ka magpa-picture. So, sa mga magtutour sa Cebu, huwag yung skip yung Sirao Garden, lalo sa mga plantita. Haven para sa ating mga plantita yon. Grabe, ang ganda. And yun nga, pagbalik ko dito, sobrang saya ko sa Cebu. Pagbalik ko dito, yung mga halaman ko nasunog. Kasi bago ako umalis, pinatrim ko 'di ba yung ating mulberry kasi nga nag-uulan. So, sa hindi ko malamang dahilan, pagkatapos matrim ng mulberry natin, nag-iinit naman. So nasunog talaga sila. Ayan Tingnan niyo nangyari sa ating mga halaman. Kahit lang iyan natin ating ayan Yan. Kita niyo yung ating Yan. Sunog, no? Sadly, yun ang nangyari. Wala akong magagawa na kasi nasunog na sila. Ititrim na lang natin yung mga sunog na part and then hintayin na natin magbigay ng bagong dahon. Nakasad lang kasi ang tagal nagbagdahon ng mga to. Tapos nasunog naman sila. Sorry. Hindi ko na kasi wala nga ako ng 4 days. Yan nangyari. Yun, so move on na lang talaga tayo. Magbenta na ulit ng mga halaman para makabili tayo ng mga bagong halaman. And hopefully, yung talaga noon, talaga yung mga plantita na pag hindi maayos yung setting ng garden, masusunugan ka ng halaman, kaya man magkarutrat yung halaman mo. So, talagang trial and error. Kumbaga, pag nag-fail ka ngayon, better luck next time. Try again next time. So, yun. Now, ang ating plan for today ay ang ating... Hindi ko malaman kung ano ibibenta natin. Ang ganda kasi nito. Parang ayoko siyang ibenta. Parang tricolor. Ito na lang siguro, no? Ang ating unfold. Ay, hindi. Wag yan. Na-feature na natin ito ng karain. Ano maganda i-feature natin today? Ng halaman. Ay. Wait lang. Ano ito? Epi-oria pala yun. Ang dami ko mga lipitin. So, sa mga susunod na mga araw, magligpit na naman tayo. Ito na lang feature natin ang ating Forever Rich. Ganda naman kasi tingnan niya. Alam niyo ba ito? Namatay na to. Tapos nabuhay ulit na nag-uulan. Namatay siya nung summer. Tapos nagsimula mag-uulan niya. Nagsimula naman siyang mag-lush. Pawis. Yan. Forever Rich, this one, pinibenta ko na to ng 350. Pwede na siyang isabit. Lagyan ko nga ng price kasi ako ay si makakalimutin. Tapos, ang pinaka nakakalungkot pa na part ng pag-garden natin, si mamatay talaga yung mga, yung buong set or buong family ng isang halaman like what happened to me. Yung aking mga Calathea, hindi ko talaga ma-perfect ang Calathea. Hindi ko alam kung bakit. Pangit ang tint. Ang ano na nato. Kabila na lang. Yung Calathea,
Hindi ko siya ma-perfect. Ay, nanay ko. So, yun. Parang konti na lang yung natira sa kalateya ko. Anyway. Next time. Hindi, yeah, hindi ko alam. Basta. na-frustrate ako sa kalateya. May mga ilan-ilan na lumilitaw, pero ayun, struggling sila. Next natin ito, ganda! Hindi ko alam kung ito'y bibitawan ko o ano. Kasi ang ganda, oh. Kasi nagkakupara siyang egg yolk. Alam ko, tricolor to, eh. Ayan. This one, I'm selling it for only, alam niyo ba kung magkano to sa dito lang malapit sa amin? Nagtanong ako na nakaraan na sa 1,550 ang benta nila. Pero ako, sige, benta ko lang to sa inyo, 1,450. Pag hindi, gagawin ko na siyang mahal. 1,450. Ano? Ganda! So beautiful! Beautiful, beautiful. 1,450. Ang ganda ng dahon. Ito yun, oh, yan. Kasi ito yung bago niyang halos sa dahon. Ito, ipapalabas yung dahon. Ganda rin. Yan. Ang ating mga variegated unfold. Paisa-isa nang nabibenta yung mga unfold natin. Pero alam nyo, parang heavy sa puso na bitawan sila. Mabigat sa aking heart. Pero kasi kailangan ko na silang i-let go. Para magkaroon tayo ng bagong space ulit. Pero yung mga unfold ko na from Thailand na malalaki. Yung nabili ko na mga 3-5, 4-5. Hindi ko na muna sila i-out. Gagawin ko mother para meron man tayo pambawi. Kasi they are so expensive. Pag binenta ko kasi ng as is, lugi talaga ako dahil, you know, the shipping, yung, di ba? You know what I mean. You know what I mean. I don't have to spell it out. Next natin, itong mas maliit, pero this is ano, teka. Ay. Tinan nyo ang kanyang variegation. May white naman siya. Ayan, oh, white yan. Kita ba? Ay, nakaharang ka dito. Ayan, oh. White yan. White ang var niyan. Small size to. And, sigo, pwede ko itong i-out ng 450. Palakihin nyo na lang. Bongga yan. 450 yung ganun ka, ano, ganung size. Sana umulan kasi hindi pa ako nakakapagdilig. Hindi ko lang binibiro talaga ako ng panahon. Noong nakaraan, lagi nag-uulan. Ulan. Kaya sabi ko, sige, ipatrim ko na para naman hindi matunaw yung mga halaman tsaka mainitan. O, ayan. Pag-trim naman niya, umaro naman ng bongga. Sabi niya, joke lang. It's a prank. Aaraw ulit ako. Okay. Golden ceratum. Yan, golden ceratum. Sige, pwede ko itong i-out ng 350 golden ceratum. Ilipat na lang sa pot na mas bongga. 350 ceratum. Golden ceratum. And, ay, hindi na ito, na-out ko na yun nakaraan. Na-out, na-flex pala. Rattlesnake, ayan, kalateya rattlesnake. 120 lang to, 120. We have jungle fever. And jungle fever natin, this is 220 pesos lang, 220. Alam nyo yung jungle fever before. 300 plus, 400, depende sa size. Nakapagbenta pa ako ng 500. Pero malaking size naman yun. 220. Wala kang mabibili na 200 plus noon na jungle fever. Lalo yung variegated. 220. Sana makita pa kita next step. Yung kanyang sulat. Okay. Top cut natin na variegated fidelime. Top cut variegated fidelime. Naku, ang aking pot tsaka lupa. Okay, kahit ito ay 220 pesos na lang din. 220, top cut yan. Big size na ang dahon niya.
i-save na natin kay Jungle Fever, 220. Normally, ang benta ko dyan, nasa 350, 385, noon. Since nagmura ng halaman ngayon, nakakalungkot man, pero ganun talaga ang buhay. That's how life is. Ito, ang cute nito. Ang kwento nito, ilang putol lang ginawa ko dito. Tapos ito ay, dito ginraft yung variegated na money tree. Yan, ginraft dyan. Kaso lang, hindi kinaya ni variegated money tree na dead siya. So, kinat ko na lang siya. And kalaunan, nagbigay na siya ng sibol. Pero, yan, green siya na money tree. This one, kaya ibigay ko na lang ito sa inyo ng 150. Yan, indoor ito ha. Palitan nyo na lang ng pot kasi luma na yung pot nito. Lumang pot na yan. 150, ganyan na siya kalaki. Yan. Pag hindi, papalakihin ko na lang siya ng papalakihin. And then, sa loob na lang siya ng bahay. Yan. 150. Next natin, ay ito hindi ko alam, hindi ko maalala exact niya na ano na ID, pero this Rhinoxy ayata ito, hindi ko maalala. Oh, pero nag ano siya, mother na to yan, may mga suhi na. Ang price ko sa kanya before yan, 750, kahit 550 na lang to ngayon, 550. Rare yan, hindi ko lang talaga maalala kung anong name niya. Okay, golden violin, top cut. O kahit ano lang dito, 200. Parang ang binayaran nyo sa akin dyan is yung pot niya. Kasi ang pot niyan ay clear na makapal. 200. Yan siya, top cut yan. Ako nag-cut nyan mismo. Next natin, ito bongga to. Tricolor na... Ano ka na nga? Tricolors. Ano nga ito? Tricolor ceratum. Hindi, may specific name siya. Yan, tricolor yan. Ang kanyang price is $495. Sige, kahit $450 na lang to. Ayan, oh. Tricolor yan. Ay, no. Dahon. Yan pa. Lahat sila is may variegations. Yan, get $450 na lang to. Next natin ay ito, ang ating black ZZ. This is $450, black ZZ. Ayan o, yan, $450. Next natin ay, oh my gosh, asaya mga halaman ko, nasunog sila. Okay. Ang ating black. This is black Billy. Yan, black Billy natin. O kahit $250 na lang to. Black Billy $250. Ano pa ba? Pwede kong i-offer sa inyo. Ito. Variegated. Para siya nag-blizzard na. But this is a variegated gigantum. Para siya nag-blizzard na, oh. Binili ko kasi ito is green lang. Tapos nung kalaunan, nag-variegate ang dahon niya. Ayan. Variegated gigantum. $350 to. Ako lang din nag-top cut yan. Tingin ko ano talaga siya. Ano na siya. Magma-marble blizzard na siya. $350. Wala na pala. Ay, yung marble blizzard ko, pinapaugat. Ayan. So, I think that's it for today. Tomorrow again. Ayan. Sa mga gustong bumili ng halaman, nasa description box natin ang ating Facebook page link. I-messenger nyo na lang ako. And then, nandiyan din ang ating, ang ating IG, Instagram, i-DM nyo ako, and also
phone number ko nandiyan din. May TikTok account din tayo, same ID, Jing Magus Garden. And yes, delivery natin via Lala Move. Or if you have your own rider, you can book it yourself. Also, we are encouraging na through GCash payment na lang or bank transfer kasi pag COD by experience, ang tagal bago matanggap or I mean bago ma-accept ang booking. Hindi ko alam kung bakit. Ganon. So, in-encourage ko na mag-ano na tayo, GCash payment na lang. So, yun lamang. If you have any questions, just let me know. If you clarifications, mga pa-shoutout, go lang. I-comment nyo na sa ating section, the comment sections. And yes, kita-kits tomorrow. I hope you guys are having a good day today. Ingat everyone and God bless you all. Bye!